Ginugunita ng simbahan ngayong araw ang pagtatalaga ng mga basilika ni San Pedro at ni San Pablo, dalawang pagdiriwang na pinagsanib sa iisang pista ni Papa Pio IX noong 1854. Ang nasabing selebrasyon ay pagbibigay-pugay sa kadakilaan ng dalawang haligi ng simbahang Katolika. Ang mga dambana na binagong anyo ng panahon ay parehong makikita sa Roma, sikat na destinasyon ng mga peregrino dahil sa kaugnayan ng mga ito kina San Pedro at San Pablo. Tumatayong patotoo ang dalawang sityo para sa mga mananampalataya sa pananalig na patuloy na nabubuhay si Kristo sa kanyang mga alagad. Ayon sa tradisyon, si San Pedro ay pinako sa krus katulad ni Kristo, ngunit patiwarik noong 64 AD sa Vatican Hill sa panahon ng pag-uusig sa simbahan ni Emperor Nero. Naging paboritong lokasyon ng mga naunang Kristiyano ang lugar. Noong taong 323, nagtayo si Constantine the Great ng malaking basilika sa nasabing poo. Sa pagdaan ng panahon, nang lumawig ang impluwensya ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyo Romano at kapangyarihan ng Santo Papa, naging tampok na tirahan ng Pope ang St. Peter's. Dahil sa marupok na materyales na ginamit sa gusali, sinimulang baguhin ang estruktura noong siglo XIV. Ang kasalukuyang kamanghamanghang basilika ni San Pedro na makikita sa Vatican ay natapos at binasbasan ni Pope Urban VIII noong November 18, 1626. Pinaniniwalaang nasa ilalim mismo ng altar nito ang libingan ni San Pedro, ang prinsipe ng mga apostol. Mahaba rin ang kasaysayan ng basilika ni San Pablo na makikita sa Tre Fontane o Acque Salvi na matatagpuan sa pamosong Ostian Way. Rito naganap ang pupugot sa ulo ng tinuguriang apostol na mga hentil at inilibing sa lupang donasyon sa simbahan ng isang nagngangalang Lucian. Sinimulan ni Constantine ang iglesia ni San Pablo outside the walls na libingan ng martir, ngunit natapos sa panahon ni Pope Leo the Great sa tulong ng mga emperador. Gayunman, nasunog ang kayarian noong 1823. Ang ngayong nakikitang dambana ay natayo sa pagtutulungan ng kontribusyon ng mga tagapagpala sa iba't ibang panig ng mundo at muling inilaan sa Diyos noong 1854. Ngayong araw, dalangin ng Iglesia, Ama, ipagkaloob mo sa iyong simbahan ang kalinga ng iyong mga apostol. Sa kanila unang tinanggap namin ang pananampalataya kay Kristo, tulungan nawa nila kaming lumago sa iyong pag-ibig hanggang sa wakas ng panahon